ang isang investor, pag sinabing conservative, ano bang ibig sabihin yan? Ito yung ano, hindi nagpapahawak ng kamay agad. Hello mga ka-Arki! Hello! Ayan, kamusta? And we hope ay you're all doing well and staying safe. And kamusta dyan sa inyo, Rienzie? Okay naman, medyo maluwag-luwag na. So nakakapag-walking na, nakakapag-jogging. At ayun, nagbubukas din ang mga gym. So slowly but surely, ayan, we're going back to our ano, to our routine. Pero syempre, ingat pa rin. Doble ingat kasi mahirap ng mga virus-virus ngayon. Oo. Actually, nag-email na rin sa akin yung gym ko na open na raw sila. Pero I don't want to take the risk. So binabalanse ko eh kung ano ba yung risk tolerance ko. Yeah, para intro na rin sa topic natin today, di ba? So ganda sa'yo, ya. Parang ikaw ba ano, Rienzie, are you already going to the gym kasi open na siya? Yes, nung bumaba na yung cases ng ng malaki, then bumalik na ako. And besides, yung gym naman kasi namin na pinupuntahan ko, hindi siya yung ano, yung parang maraming tao, malaki. It's just a fitness studio. So, during your time slot, ikaw lang yung tinuturuan ng coach. Okay. So, sa akin, medyo hesitant ako kasi, yun nga, siya yung gym na club, no? Fitness club. And noong dumaan ako, nakita ko na medyo maraming tao eh, no? So actually tinanong ko kung anong oras konte para kasi wala akong gym equipment dito sa bahay, so hindi ako makapag-weights, etc. So yun lang yung habol ko rin sa kanila. So if there's no good time to go there na konti yung tao, I'm not going to risk myself pumunta. So as our ka-Arkies can see, iba-iba yung risk tolerance natin. Ikaw Rienzie, medyo aggressive. Oo, ako medyo moderately conservative, no? But of course, iba-iba kasi situation natin, iba yung gym mo, iba yung gym ko. And pagdating sa investments, that's also something na we always consider when we are choosing an investment. Ano ba yung risk tolerance natin? And ano ba yung product or ano ba yung investment na paglalagyan natin ng pera? Kaya yan yung pag-uusapan natin, no? Siguro it's simply defining ano ba yung difference ng isang conservative na investor, yung isang moderately aggressive. Moderately conservative ba? Kadalasan nakikita ko it's just tatlo eh. Conservative, moderately aggressive, saka aggressive. Saka aggressive. Okay. So pag-usapan natin siya in terms of the investor and also in terms of the investment itself. So siguro unahin natin yung from the perspective of an investor. So ang isang investor, pag sinabing conservative, ano bang ibig sabihin yan? Ito yung ano, hindi nagpapahawak ng kamay agad. Hindi, biro lang. Kapag-concert. Oh, Maria Clara. Ano? Oh, Maria Clara na yan. Nakaganon. So clean, so good. Anyways, pag-conservative lang. So clean, so good. Iba yata yun. Yun yung mga aggressive. Pag ang isang investor is conservative, ito yung mga investor na ayaw ng malaking fluctuation pagdating sa ano, pagdating sa value ng investment. I mean, syempre may stock market, may Bitcoin, may Forex na sobrang galaw, di ba? Pwedeng in one day 1%, 10%, 20%. Pag conservative, ayaw nila noon. Gusto nila kadalasan kung ano yung nilagay nilang pera diyan, hindi pababa in value. So kumbaga, capital protect, capital preservation. Naglagay ako ng 100,000, kapag kinuha ko yan, maski na konti yung kikitain, dapat 100,000 pa din yan pag kinuha ko. So
Basically, ganyan ang mga conservative investors. Kumbaga, mga madaling kabahan. No? Oo, isa pa yan. Yung mga tipo, hay nako, ganyan. Ganito yung stock market. Tapos it-text ka na yon. Hindi yung conservative. But yes, ito yung mga tipong minsan medyo ano na, retiree na. Kasi syempre, pinag-ipunan nila eh. Di ba? Gusto nilang i-protect yan. Or pwede rin naman na wala pa masyadong alam in terms of financial instruments. So they'd rather, you know, they'd rather not go na malugi sila. So yun yung mga conservative investors. Yun. Sa investments, ano bang mga pagpupuntahan ng mga conservative investor natin? Usually, ang pinag-iinvestan niya, no, mga time deposit, savings account, digital bank, money market funds, okay? And yung mga bond funds or fixed income fund na conservative din. Kasi may mga aggressive din na bond funds. Pero yon mga conservative bond and fixed income funds. Kasama pa din yung mga government securities. Yan, yung mga GS na tinatawag. Kasi ang government security naman, risk-free yan eh. Kumbaga, naglagay ka ng 100,000 at the end of the year of the bond, you get your 100,000 back. And of course, okay, meron ka pa rin kikitain na interest. So, yan ang mga usual na pinupuntahan. Ah, by the way, corporate papers din pala. Yan ang mga pinag-iinvestor, ang mga conservative investors. Pagdating naman doon sa next level, yung mga moderately aggressive, ano naman yung attitude niyang mga yan? And if you're that type of investor, ano naman yung mga investments na pwede sa'yo as a moderately aggressive investor? Yan, kapag ka mga moderately aggressive investor na, no, ito yung mga tipong inaantok sa mga ganyan mga capital protection. Inaantok sa capital protection. Pero gusto nila lang mas mataas na return. So kumbaga, ayaw nila ng time deposit, ayaw nila ng savings account kasi super baba talaga. Kumbaga, pwe. 1% pwe. Ayaw nila yan. So medyo nag-venture out na yan into some risky assets na hindi rin naman ganun kasing laki ng swings ng stock market or ng mga forex, pero kumbaga ang return nila mas malaki than the ordinary savings, time deposit, money market. Usually, no, ito yung mga investor na pupwedeng ano, pupwede na ang time horizon ay mga nasa 5 to 10 years. Kumbaga ang kailangan nila ng pera within 5 to 10 years kasi kumbaga matagal ko pa kailangan yung pera eh. So, sige, pwede ko pang iwanan yan kahit na gumalawang market. Okay pa lang din na iwan ko yan. Pero at least after 5-10 years, mas mataas na siya kesa sa una kong ininvest. But since kailangan ko within that span of time, hindi ko masyadong isusugal kasi baka mamaya medyo malapit-lapit na, baka mamaya malugi pa ako. So, yan ang ano, yan ang mga investor dyan. Bukod pa doon, meron din mga investor na ano, na hindi pa rin handa na sumugal, okay, or mag-risk sa stock market. So medyo ano sila, medyo they're taking things slow. Ayan. Ang mga medyo usual naman, medyo malakas na yung loob, pero medyo hindi pa. Kulang pa sa confidence, no? Parang ganoon. Oo, kulang pa sa confidence. So ayan, kasi na yung so mga ano, pwedeng holding hands at saka yakap in public, pero hindi pwedeng PDA. Ayaw pa mag-PDA. Or Netflix and chill muna, ganyan. Ayaw pa Netflix and chill. Sa aggressive na yun. So kung ikaw ay mas nakaka-relate sa pagiging moderately aggressive na investor, ano yung mga top investments kung saan ka pwede maglagay ng pera? Yan. So pag mga moderately aggressive investor ka na, pwede ka ng ano dyan, mga balanced fund, pwede ka na dyan. Ayan. I think pwede na rin dito yung mga real estate, I think. Personal ah, I think pwede na rin dito kasi maglalabas ka ng capital. Minsan wala kang magrerenta or pwede mong upuan. Pero alam mo yon, mas mataas ang return mo na rin. Pwede na rin ay sa moderately aggressive yung mga tinatawag na bond funds na long duration. Meaning, ito yung mga bond funds na ang laman nila ay yung average na ano, average na years na laman ng mga bonds is mga 7 years or more. Why? Kasi since kapag moderately aggressive, we see it, no, more of into a medium term horizon, and
long duration funds, long duration bond funds, ang usual na duration yan or laman yan on the average mga nasa 7 years pataas. So kumbaga medyo pasok siya doon in that regard. So yun, pwede na yun, higher return than the conservative ones, pero hindi pa rin ganun ka-risky. So hindi mo ma-experience yung mga negative 50%, negative 60% ng stock market. Yun ang mga moderately aggressive. Kapag mga corporate bonds at saka pag ibig corporate MP2. Bonds, MP2, ako MP2, I think mas ano to, mas conservative to. Kasi capital protect eh. Kung kita ng conservative at saka moderately aggressive siguro. Oo. No? Pag corporate, parang ganun din. Kasi at the end of the life ng corporate bond, makukuha mo pa rin yung capital mo. So I think, ano din yan, nasa conservative din. But yun ang mga usual na mix ng ano ng moderately aggressive. Pwede rin dito yung ano, in terms of stock market, I think lang yung mga blue chip stocks na tipong hindi masyadong magalaw. Kaya hindi masyadong magalaw na super steady lang, I think pwede na rin yun na makakonsider sa moderately aggressive, lalo ng mga big companies talaga. Okay. Syempre yung pinakahuli natin, ito yung all the way. Netflix and chill. Netflix and chill. Yung mga aggressive, no? Na mga investors. Ano ba yung usual na mindset or attitude ng isang aggressive investor? At ano yung mga investments na pwede sa kanila? Kapag ka moderate, kapag ka aggressive investor ka na, ito yung tipong okay lang bumaba yung market kasi long term naman. So kadalasan dito is ano, long term ang perspective, okay lang na bumaba ang isa dalawang taon sa stock market, or pwedeng 1 or 2 days na bumaba sa Forex or even minutes for Bitcoin, kasi inisip nila, ah, hindi ko pa naman kailangan yung pera bukas or next week. So pwede ko pang upuan yan. Yan, yung tinatawag sa, ano yan, yung hodl. Parang gano'n, di ba? Hold on for dear pwede life. Ko pang, yes, pwede ko pang upuan yan. So okay lang yan, di ba? Steady lang. So yun yung mga tipong investor natin dyan. Apart from that one, aggressive investor din yung tipong talaga naghahanap ng return. Ito yung tipong po pwede na they're not thinking of like long-term na retirement, children's education, pero talagang, alam mo yung nakakaantok pag may fund manager ako, eh, gusto ko yung ako nagtitrade. Gusto ko yung in control ako. Gusto ko ako yung nagmamanage ng risk. Gusto ko ako yung namimili. Hindi ako masaya sa average of 10%. I want more. Siyempre, if you want more, then ano ka na dyan, mas hands-on ka na, you do your own trading, okay, whether a mix of assets, pwedeng local, pwedeng global assets or stocks. So ayun, naghahanap ka ng mas mataas na return, and sometimes border on speculation as well. Ayan, so aggressive investor na yan. So pag aggressive investor, mga malalakas yung loob, matapang pagdating sa high risk, because high risk, high return. Oo, because they want yung high return. Pero sa mga napapansin ko, yung mga aggressive investors na kilala ko, the reason kung bakit malakas ang loob nila is because financially secure din sila. Kaya sila willing na mag-invest sa mga aggressive or sa mga high-risk na securities kasi meron silang emergency fund, meron silang stable sources of income, alam nila na marunong sila mag-manage ng kanilang budget and spending. And sa tingin ko malaking bagay yun eh, no? Kung gusto mo mag-invest sa mga high-risk investment or sa mga aggressive type of investments, maganda na meron kang financial security in terms may of buffer ka, no? Fund. Oh, may buffer ka. May financial buffer. Mm-hmm. Para kahit na malugi ka or mag-negative yung investment mo, since hindi siya important to pay for your necessary expenses. Mga pang-grocery, pang-gasol, pang-kuryente. Especially in the stock market, yun nga, you have the luxury of waiting for the prices to go up again. Or the worst case scenario, if you put money in cryptocurrencies, tapos yung napili mong crypto, biglang nag-zero yung value, hindi ay makakakain ka pa rin ng 3 beses sa isang araw
dahil hindi siya part ng iyong cost of living expenses. So I think that's a good thing to remember also. If you think na ikaw, oo nga, matapang iloob mo, aggressive ka nga na investor, pero tama ba na maging aggressive ka kung hindi ka na, hindi man pala handa yung iyong finances? Kumbaga, actually, maraming ganyan din, di ba? Aggressive pero walang emergency fund, all in. Oo, di ba? Ano, bullish, sobrang bullish. Alakas-lakas ng loob mag-invite for Netflix and chill, pero wala lang pa, wala naman palang kuryente sa bahay, putol yung kuryente. Paano kayo magde-Netflix and chill, di ba? Okay, so parang ganoon yung analogy. Nakikihiram ng Netflix. Nakikihiram ng account. Account na iba. Buti ko may magpahiram sa kanya. Sa ang naisip ko nga, worst case scenario, walang kuryente sa bahay. Paano kayo mag-go-on ng TV, di ba? So, yun doon. Siguraduhin natin na pag meron tayong in-invite for Netflix and chill, ay meron tayong kuryente, meron tayong merienda na pwedeng i-serve sa ating... Panulak. Oo, may panulak rin tayo. At komportable manood ng Netflix sa bahay natin. That's so, right. So, parang investment lang din. No? Dapat handa tayo. Okay, handa tayo. And there are necessary financial buffers in place, di ba? Hindi lang tayo bullish kasi baka minsan, pag sobra tayong bullish, nagiging foolish na. Okay? Wow! Nagiging foolish na. Feeling ko mga linyahan ni Efren yan eh. Saan mo nakuha yun? Naisip ko lang. Ipapatent mo na. Maganda yung quote na yan. Sige nga. Lagi na sa Facebook yan. Yes. So, mga ka-Arki, I hope nagustuhan nyo yung aming kwentuhan ni Rienzie. And yung topic ng risk, it's just the first of a series of discussions that we will have when it comes to investing. So, marami tayong mga definition of terms na mas i-discuss. Nauna lang itong risk. And I hope ay abangan nyo yan. And sa mga ka-Arki natin na nagustuhan itong video na to, please give this a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. Ayan. And then click the notification bell so you won't miss a thing. Yes, para pag in-upload natin yung mga next part ng ating discussion on alam nyo. Investment factors or factors to consider when choosing an investment, siguro. Yes. May notification sila. So, with that, ako maraming salamat, Rienzie. Maraming salamat, mga ka-Arki, sa panonood. And see you sa next video natin. Right, bye-bye!